Nagmamantika at naglalangis. Malikabok na yun, oh, di ba? Oh, yan. Medyo tumatanda na tayo, guys. OMG. Kailangan ko na yata mag-shave ever, oh, di ba? Ang pangit. Naku, hindi ko na maharap yung sarili ko. Kaka-real time, no? At may natanggap tayong katanungan mula naman sa G-Give sa ating mga subscribers and followers sa ating Facebook at YouTube. Narito po. Sabi niya, kapag babinayaran niya yung 2,000 plus sa kanyang G-Gives ngayon, ito ba'y madadagdag doon sa kanyang available limit to spend? Ayan, no? Nakikita po ninyo yung available limit to spend niya. Nasa 11,000. Madadagdag daw ba yun? Siguro magiging 13 or 14 siguro yung magiging available to spend limit na ini-expect niya. Well, mga kaibigan, kapag nagbayad po kayo based sa aking experience, hindi po yan madadagdag sa inyong available to spend, no? Lagi pong nakabase si G-Give sa kanyang available to spend lamang, no? Minsan pa nga makikita ninyo nakalakyan or naka-gray, no? Ibig sabihin hindi mo talaga siya magagamit unless kayo po yung magfo-fully paid ng isang account, no? 'Di ba meron tayo yung 1 of 3, 2 of 3 or 3 of 3, 'di ba? So normally ang ini-encourage ni G-Give mag-close tayo ng isang account para magamit natin yung available to spend. No? So ganun siya mga kaibigan. Akala ko rin dati ganun eh, yung parang sa Shopee, sa S-Loan, 'di ba? Ganun pag nagbayad ka, yung principal na naibayad mo madadagdag doon sa iyong available to withdraw, no? Pero dito po sa G-Gives, hindi siya ganun eh. Kung ano lang yung available to spend mo, kahit pa magbayad ka na magbayad, yun lang din po yung pwedeng i-offer sa iyo ni G-Loan na i-withdraw mo siya, no? Napaka-komplikado talaga, no, ni G-Gives, no, mga kaibigan. Based yun sa aking experience, depende na lang po sa inyo kung masubukan po ninyo. Aba, update niyo po ako kung yung bang binayad mo eh naidagdag yan doon. Sa experience mo kasi hindi eh. Talagang hindi siya nadadagdag. Kung ano lang yung available to spend mo, yun lang talaga yung ipapaloan sa iyo ni G-Gives. Pero ang matitip ko sa iyo, mapapayo ko sa iyo, pagka nag 'di ba may available to spend ka, make sure na mapagandahin mo yung iyong payment habit. Make sure pagandahin mo yung paggamit mo ng GCash para gumanda yung G-score mo. Kasi ang nangyayari sa na-encounter, sa naobserbahan ko, kapag ka may available to spend si client, tas maganda yung kanyang G-score, maganda yung kanyang performance, alam mo ba, ino-offeran pa ni G-Gives ng mas mataas. Lalo na kung ayaw mag-avail. Halimbawa, ikaw, ayaw na, ano, may available to spend ka, tas maganda yung GCash performance mo, mataas yung G-score mo, tas ayaw mo pa mag-avail. Alam mo, gagawin sa'yo ni G-Gives, o-offeran ka niya ng mataas, maluloka ka talaga. Oo, nangyari na yun sa mga kay Kuya Brandon lang. Aba, meron siyang available to spend na 75,000 pesos. Mga kaibigan, talagang tumaas yung G-Gives niya to 75,000, kaya pwede mangyari din yan sa'yo. Sa kabilang banda naman, pwede rin mangyari mga kaibigan na yung available to spend mo na yan, kapag pang bumaba ang G-score mo, bumaba yung paggamit mo ng GCash, no, tapos cash out ka ng cash out, send out ka ng send out ng money, ang mangyayari po mga kaibigan, pwedeng mawala yung eligibility mo na yan sa G-Gives. Remember, ladies and gentlemen, weekly po ang evaluation ni Fuse Lending Inc. sa ating mga G-Gives at G-Loan. Okay? Ako po si Chico. By the way, tuloy-tuloy po ang ating pagpapa G-Gives Cash Convert. Kaya mga kaibigan, kung nais yung magpa G-Gives Cash Convert, pwede ko kayong matulungan para maging pera na yan. Lalo na kung kailangan mo ng pera, may paggagamitan kang mahalagang importante. Diba? Mag-comment down below ka na dahil pwede mo mapakinabangan yan. Ha? AGG Gives Cash Convert natin yan. Huwag ka pala mag-comment. I-click mo yung pin, yung nakapin na comment ko. Meron akong direct link dyan sa aking messenger para tayo personal na makapag-usap. Ha? Para hindi ka ma-scam. I-click mo yung link doon sa aking nakapin na comment dyan sa comment section sa baba. Tapos, mag-video call tayo para siguradong ako yung katransak mo. Okay ba yan? Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day. God bless po.